paglago ng ekonomiya ang siyang pangunahing pangarap sa lahat ng mga bansa sa mundo. May mga bansang nangunguna sa pag-unlad at may mga bansa namang nangungulilat. Ibig sabihin, usad pagong ang pag-unlad ng mga ito. Sa tingin niyo mga ka-plant twin, saan kaya tayo nabibilang? Well, based sa aking research, ang ating bansa ay nabibilang sa mga paunlad na bansa or developing country. Di na rin masama yun. Di naman tayo matatawag na mayamang bansa, at least hindi rin naman tayo matatawag na mahirap na bansa. Dahil kung likas na yaman ang pag-uusapan, mayaman tayo dyan. Hi mga ka-plant twin, welcome once again to my channel. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mga bansang nangunguna sa pag-unlad. Kung ekonomiya ang pag-uusapan. At ang nasa aking listahan ay ang mga bansang narito lang sa Asia kung saan tayo nabibilang. Ang bansang India at China. Sa panahon ngayon, hawak ng mga bansang ito ang titulong may mga higanting ekonomiya sa buong mundo. Ano kaya sa tingin niyo ang sekreto nila? Well, kung ako ang tatanungin niyo, siyempre, nag-research ako. At ang unang dahilan kung bakit ang bilis ng paglago ng ekonomiya nila, ang pagiging business-minded nila. At ayon ng mga eksperto, taglay ng mga taong business-minded ang pagiging positibo. At ang pagiging open-minded sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga pampaswerte. Kaya mga plant lovers na katulad ko, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mga ornamental plants na pinaniniwalaan ng mga ancient Chinese at mga sinaunang Indian na nagbibigay kaswertihan sa sinumang taong mag-aalaga nito. Dahil pinaniniwalaan ng mga eksperto sa vasto at feng shui na ang kalikasan ay may kakayahang mag-aakit ng positibong enerhiya at nagbibigay ng siksik, liglig at nag-uumapaw na kasaganahan sa sinumang taong mag-aalaga nito. At ang nangunguna sa aking listahan ay ang money plant o mas kilala sa tawag na golden putus. Ito na marahil ang pinakasikat na ornamental plants na inaalagaan ng mga plant lovers dahil sa binipisyong taglay ng halamang ito. Isa sa pinakamaswerteng halaman ayon sa gabay ng vasto at feng shui. Madaling alagaan at higit sa lahat swak itong pang indoor plant. Pangalawa sa aking listahan ay ang rubber tree. Ang rubber product ay isa sa pinakamahal na produkto na likha ng tao. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kasama ito sa mga pampaswerteng halaman. Kaya inirekomenda nila ito na alagaan lalong-lalo na sa mga taong pinasok ang mundo ng negosyo. At pangatlo sa aking listahan, dapat hindi mawawala, ang tinaguriang money tree, ang Patchera aquatica. Ang halamang ito ay very famous sa China, lalong-lalo na sa mga taong pinasok ang mundo ng negosyo. Dahil pinaniniwalaan nila na ito ay nag-a-attract ng wealth, prosperity at abundance. At hindi lang naman ito exclusive lang sa mga businesses establishment, pwede rin naman ito sa ating mga tahanan. At ayon ng mga eksperto, dapat ipwesto niyo ito sa may silangang bahagi ng inyong tahanan. At ang pangapat ay ang Syngonium. Ayon ng mga eksperto, nagtataglay ang halaman nito ng limang elemento sa mundo, ang hangin, tubig, lupa, apoy at kahoy. Mabisang natural, air filtering, and purifier plant. Yan ay napatunayan sa pag-aaral ng NASA or National Aeronautics and Space Administration.
dahil sa kakayahan nitong linisin ang mga kontaminadong kemikal na nasa hangin, tulad ng toluene, xylene, benzene at marami pang iba. Yan yung apat na mga masiswerteng ornamental plants na ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Ang pagiging positibo at open-minded na tao ay nakakatulong upang mapaunlad ang sarili. At higit sa lahat, ang walang kapantay na pananalig sa Diyos. Diyos na may likha sa lahat ng may buhay sa mundo. Kung nagustuhan niyo ang video na to, paki-like naman at huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan niyo akong muli sa susunod. God bless everyone. Adios!